Pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yun sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-Sorsogon. Hello, fan din ba kayo ng bandang Kamikaze? Sa mga hindi nakakaalam, sila ang kumanta ng hit song na Narda at Chicksilog. At sikat na sikat sila noon sa mga batang 90s. Trending sila ngayon after nilang palayasin ng governor ng Sorsogon dahil daw sa kanilang attitude. Ito ang viral video ng governor ng Sorsogon nang in-announce niya na pinalayas na niya sa Sorsogon ang bandang Kamikaze. At hindi na natuloy ang kanilang live performance. Panoorin niyo itong video na to. Kasi bago mag-perform sila, dapat ayan. Pero, pinauwi ko na. Hindi ko na patitirahin yun sa residensya. Pinauwi ko na sa airport. Doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-Sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat Sorsogon. Pero wag ganon. Wag ganon na tayo bastusin. Okay? Okay? Nagkakaisa tayo! Si Vice Ganda, pasasayahin kayo. At dadalhin ko rito si Sara Geronimo. Okay? Dahil ka ng suicide bomber. Ha? Inuulit ko, humihingi ako ng paumanhin. Hindi tayo pwede bastusin ang mga taga-Sorsogon. Pwede? Alam ko, gustong-gusto nyo marinig, pero sa YouTube na lang kaya. Balik natin, Imago. Ito naman ang Facebook post ng page na publiko tungkol dito sa nangyari. Kamikaze nagpa-VIP sa Sorsogon concert, pinalayas ng governor. Hindi pinayagan ni Governor Jose Edwin Hamor na mag-perform sa Sorsogon Town Fiesta 2023 ang bandang Kamikaze dahil sa umano'y pag-feeling sikat ng mga miyembro nito. Pinalayas din ni Hamor ang banda sa probinsya bago pa makababa ng kanilang sasakyan ang mga ito. Hindi na matutuloy ang Kamikaze. Wala tayong magagawa. Bayad yon kaso may attitude. Pinauwi ko na sa airport, sabi ng gobernador sa audience. Ilan sa mga reklamo sa banda ang pagtanggi ng mga miyembro sa mga photo ops at paggamit ng pampublikong toilet. Ayon naman kay Jonathan Valdez, ang talent coordinator ng event, tumangging magpakuha ng picture ang banda sa mismong governor. Sabi niya, "In my years of bringing bands, artists in Sorsogon, never po nag-request ng picture si Gov. And I believe all the artists or bands na nakapunta sa Sorsogon can attest how considerate, kind, and generous Governor is. Kaya naman I did everything to accommodate his very simple request couple of days before the event," Annie Valdez sa Facebook post. Imago and I belong to the zoo said no problem. While this Kamikaze has been my source of stress days before the event for this simple request. Hindi sumasagot until nag-oo na sila 30 minutes before their set, dagdag niya. Sabi pa ng talent coordinator na hinintay sila ni Hamor sa venue. Pero hindi sila bumababa ng van. In my years in the business, ngayon lang ako umiyak at nakiusap na bumaba na sila for the 2-minute picture, kwento niya. I even told them na singilin nila ako for an additional fee. Muntik na akong lumuhod, pero ayun na. They got what they deserved. Pinalayas sila sa Sorsogon at hindi pinasamba. Fully paid sila and all their requests were granted, even the liquor, etc. Binigay lahat and more. Sambit pa ni Valdez. Spoke to some people in the industry. Isa ang common na sinasabi nila. Nakahanap ng katapat ang Kamikaze. Hindi ko kayo makakalimutan mga sirs. Ibang level ang kabastusan nyo. Wika ng talent coordinator. So ang sabi, ang bayad daw sa kanila ay 1 million pesos. And for the photo ops, parang willing pa silang mag-add ng 300,000 para lang sa 2-minute photo ops. Pero hindi daw talaga pumayag yung bandang Kamikaze. So, 'di ba, ang laki talaga ng binayad sa kanila, pero grabe yung stress na binigay daw nila kay Valdez, yung talent coordinator ng Sorsogon. And binanggit pa sa video ni Governor na si Vice Ganda na lang daw yung ipupunta niya next time or siguro sa may next event sila. And dahil dito sa
message ni Governor, eh medyo nahaluan ng parang political issue itong nangyari sa kamikaze. Sinasabi ng karamihan na si Vice Ganda daw ay supporter ni Lenny and DDS naman daw itong kamikaze, kaya daw nangyari ito sa kamikaze. So isa din ito sa mga issue na sinasabi ng mga netizens sa mga comment section. So ngayon, naghihintay pa rin tayo ng official statement ng bandang kamikaze tungkol dito sa nangyari, kung bakit sila napalayas ng governor. Pero kayo ba, anong masasabi nyo dito sa issue na to? Convinced ba kayo na ma-attitude ang banda kaya sila napalayas sa Sorsogon? Or hindi kayo naniniwala at maghihintay pa rin kayo ng official statement ng banda? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong ganitong topic, make sure naka-subscribe, naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Ayun lang, thank you so much for watching guys, and stay safe.